news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, Tuesday na po ngayon. Primero ho ng buwan ng Disyembre, Disyembre na. So bye-bye November. Ang mga naiwan pong mga alaala noong pong buwan ng Nobyembre ay atin na pong isang tabi. Medyo malungkot. Wala ho talagang magandang naidulot po ng buwan ng Nobyembre so sa atin. Marami ho ang biktima ho ng baha, ng bagyo, ng krisis. Halos lahat naman siguro po tayo eh talagang nadamay po tayo dito po sa pangyari po sa November 2020. Kaya ibaon na ho natin, ibaon sa limot at let's move on. At tayo po ay manalangin at tayo po ay mangarap na this new month of December ay magbibigay po sa atin ng kaginhawaan, kasayahan at syempre positive lahat, ha? Maganda po ang idudulot nitong buwan ng Disyembre ho sa ating pong buhay, lalo't paparating na po ang Pasko. We have 24 days before Christmas. Medyo malapit-lapit na po ang countdown ng ilan po natin mga kababayan tayo po ba ay longing for Christmas? Syempre wag ho ninyo tanggalin sa ating pong sistema, sa ating pong tradisyon, ha? Ang Christmas naman po talaga dito sa Pilipinas, talagang araw-araw, minuto-minuto, oras-oras po, Pasko. Kaya wag ho nating tanggalin ang spirit of Christmas during this year, 2020, kahit na ho masama ho ang dating sa atin nitong taon na ito. Pero paalala ho pa rin ng ating pong pamalaan at nasiguro mula na rin po sa akin, huwag ho tayong magpakampante, ha, dahil nandiyan pa rin po ang banta ng COVID-19. Nandiyan pa rin po si COVID, si virus, patuloy pa rin po yung mga hawa ho sa atin. Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Ano ba mga sinasabi ho ng ating pong mga nasa katungkulan? Kailangan po tayong maging maingat. Sabi nga ho ng secretary ho ng DILG, ito po yung sabi ho niya. Hindi po papayagan ang Christmas party. Hindi rin po papayagan ang Christmas caroling. Wala pong mass gathering. Yung pong family reunion ay isang considered na mass gathering. So kailangan po talaga siguro i-minimize ho natin. Kung meron tayo mga kamag-anak na dati ho natin iniimbita ho na tumungo sa ating pong tahanan para mag-celebrate po ng Pasko, mas maigi po pansamantala, sabi mo, diyan muna kayo. Mag-Christmas na lang po tayo online o di kaya Christmas kayo diyan sa inyo pong lugar. Pero kung kaya naman ho ninyong ma-maintain na ma-maintain ho ninyo ang mga health standards, why not? Basta't siguraduhin lamang po na hindi po makakahawa po ang isa sa inyo, ha? So yan po ang panawagan po ng ating pong otoridad. O ito po ang sinabi po. Ano bang latest sa Metro Manila? At ilang po mga lugar, NCR, GCQ po tayo, ha? General Community Quarantine, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Llano del Sur. Sa Llano del Sur po, meron po yung 41 mga bayan ang isinilalim po sa GCQ. Tapos Iligan City, sa Llano del Norte po yan. Tapos sa lungsod ng Davao, dyan po sa akin pong lugar na kapanganakan, mga kababayan ko dyan sa Davao, ha? Kailangan po mag-maintain ho tayo ng ating pong health standards po dyan. At syempre, ang Davao Province. Yung pong Davao del Norte, tawag po dyan ay Davao Province para hindi ho kayo malito.
Ah, wala na ho yung Davao del Norte. Okay, ang the rest na hindi ko po nabanggit, eh syempre kayo po ay mananatili po sa Modified General Community Quarantine. Ano ibig sabihin po niyan? Eh kayo po ay medyo maluwag, pero huwag kong magpakampante. Patuloy pa rin po sa paghugas ng kamay, pagsusuot ng mask, at syempre iwas yung social distancing po natin. Yan ang importante. Ano ba latest natin sa number of cases? Eto, sa total po, 431,630, at meron po tayong 398,658 na recoveries, at meron pong namatay, 8,392. Ang mga nangunguna, o ito, wala ho dito Metro Manila. Nangunguna ho ang Rizal Province, Cavite, Negros Occidental, Davao City, at Laguna. So, yun po ang latest po na mula po sa datos po yan mula po sa Department of Health. Okay, ano ba ho ang ating tatalakayin po sa araw na ito? Marami po tayong tatalakayin. Siguro po ay sa pagpapatuloy po ng Senate hearing, yan po sa mataas sa kapulungan ng Kongreso, kung mapapansin po ninyo, ito po yung live po ngayon sa Senate Facebook page. Patuloy po ang hearing po ng ating po mga mambabatas patungkol po sa red tagging issue, kaugnay po sa communist movement dito sa Pilipinas. Mukhang inibitan po nila ang ating pong law enforcers, AFP, PNP, at DILG. Nandiyan rin po, nagsama-sama na ngayon yung po mga inakusahan po. Yung inakusahan na mga miyembro daw ng Communist Party, na MPA, pero kanila pong dinidenay. Until now, ay dinideny pa rin po nila. So, mamaya po, ay hingi po tayo ng update po dyan. Kaugnay po dyan sa nangyayari po sa mataas sa kapulangan po ng Kongreso. Pero, kagabi, natunghayan po natin ang naging pahayag po natin Pangulong Duterte patungkol naman po to sa usapin sa red tagging. Ang Pangulong Duterte po ay nagsalita, kaya pakinggan po natin ang kanya pong naging pahayag tungkol po sa issue ho ng red tagging. Ito po ang ating Pangulong Duterte. Mr. President, go ahead, sir. This is a document recovered. Again, I would like to say something about the communists. Again, may I repeat for the end time, we are not tagging you. We are identifying you as communist. It's a grand conspiracy. So, the liability of a mere soldier is the liability of all the members of the organizations in mga front. So, one of the decide what to do with you, including the members of Congress. Yon, yung po naging tinig po ng ating pong Pangulong Duterte. Medyo napuputol po yung signal nila kahapon, no, sa Malacañang. Kaya medyo may part po na napuputol po yung tinig po ng ating pong Pangulong Duterte. Pero malinaw, ang kanya pong sinabi, we're not red tagging. Ito po yung kinukot ko lang po ng ating pong Pangulong Duterte, no? We're not red tagging you, we are identifying you. Ibig sabihin, meron po silang mga nakalap na impormasyon at ebidensya, most likely, na talagang kasapi ho ng terrorist group. Ito pong mga sinasabi hong mga nagre-reklamo na sila po'y nare-red tag. Kaya identified na daw po kayo. So, siguro, ito yung papaliwanag po nila diyan po sa mataas sa kapulungan ng Kongreso kung ano ba ho talaga ang kanila pong link doon po sa communist group na New People's Army. Ito po yung armed group po ng mga kaliwang grupo. So, mamaya, atin pong inibitahan ang tagapagsalita po ng, at maging ang lead convener po ng grupong Hands Off Our Children Movement. Dahil nga po, habang ginagawa po ang Senate inquiry tungkol po dyan sa red tagging, meron naman pong mga aktibidad pong nangyayari po dyan sa labas po ng halls of ng Congress. Dyan po sa ito. May panawagan po ang grupo ho ng Hands Off Our Children Movement na mag-resign daw ho ang lahat ng mga miyembro ng Makabayan Block. Dahil sila siguro po yun. Ito yung mga members of the House of Representatives na nasa Makabayan Block. Yung Makabayan Congressman, ito yung mga hawak po nila mga placards na sinasabi, resign all. Communist Block, Makabayan Congressman, resign all. Ito po ang kanila pong panawagan. So mamaya, makausap po natin si Brother Patrick Ong. Siya po ang lead convener
ng Hands Off Our Children movement at maging ng marami siyang grupong kinabibilangan, Professionals for Christ. Nandiyan rin po siya sa League of Parents of the Philippines at nandiyan rin po siya sa Yakap na Magulang Movement na sila po ang ngayon po ay nag-iingay dahil nga ho ang ilan po sa mga kasama ho nila po dyan sa grupo nila ay mga biktima daw ho sa pag-recruit ng grupong New People's Army at ngayon po ay nasa kampo na daw ho ng mga grupo na yan. So ang gusto naman siguro ho nila sa based on their pronouncement eh gusto lamang ho nilang mailagay po sa tama ang landas ng kanila pong mga kabataan, yung mga anak, ha? Dahil nga ho eh nahihimok at nahihikayat na sumali po dito sa kanila pong grupo. So mamaya, tanungin ho natin bakit ho nila nagawa hong ipanawagan ito pong pagre-resign po ng lahat po ng mga congressmen na kabilang po sa Makabayan Block na sinasabing na red tag umano, ha? Bilang mga miyembro ho at kumakampi ho daw dito sa New People's Army. Si Brother Patrick Ompong atin po makakausap po mamaya. Anyway, isa rin po sa atin pong topic sana po ay pag-usapan rin po natin patungkol po sa turismo. Ano ba, Ivy? Nandiyan ba si Secretary Puyat? Ha, siguro kung matyambahan natin si Secretary Puyat, nakapaghanda pa naman ako, no? Meron po sana tayong talakayin na paano ho to? Paano mababalanse po ng Tourism Department ang mga panawagan po ng ating pong IATF na paano tayo magdiwang? Gusto ho nating bumiyahe. Kung gusto mo mag-Christmas sa Boracay, eh paano ho yan? Medyo sinisikil ho tayo. Kaya kailangan mag-ingat. Pwede naman siguro pumunta, pero may mga restrictions pa rin po. So, tanong natin sa Department of Tourism kung ano po ang magiging nilang tawag nito, pagbabalanse po sa magiging pong guidelines at panawagan ng ating pong mga nasa IATF, ha, sa ating pong mga agencies. Okay? So yan po, ilan po sa ating pong mga topic sa araw po ng Tuesday. Ito po ay unang araw ng Disyembre. Kaya timing po, tourism. Kailangan po natin ibalik ang sigla ng ating pong turismo dahil nga ho, dito po ay humuhugot po ng hanap buhay pong ilan po natin mga kababayan. Siguro yung mga waiter, mga ano ba yung mga nagtatrabaho po sa turismo, mga boatman, ha, kapag kayo po'y pumupunta po sa karagatan, no, sa mga resorts, ha, kailangan po niya mga waiter, mga boatman, mga taga-ayos po ng mga kwarto ho natin, mga front desk personnel at marami pang iba. Eh paano ho 'yan kung wala hong bibisita hong mga turista? Eh wala hong kikitain po ang ilan po natin mga babayan. So 'yon ang dapat po talagang pagtuunan ng pansin po natin po mga kagawaran. Okay? So with that, ay punong-puno ho tayo ngayon. At syempre, hindi po mawawala ang ating pong mga reports mula sa ating pong mga kasamahan sa lalawigan. Sige, tawagin na natin ang mga reports sa ating pong mga provincial reporters ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin sa Pangasinan. Ito, 48% na mga munisipyo, bayan sa Pangasinan, COVID-free na. 26 na gumaling na itala kahapon habang aktibong kaso naman sa lalawigan ay bumababaw ng 65%. Detalye mula kay Mildred Kokya. Mildred, go ahead. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas special coverage. 23 munisipalidad sa lalawigan ng Pangasinan o katumbas ng 48% ng mga lugar dito ang wala ng COVID-19 active cases. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Ana de Guzman, 25 munisipalidad na lamang ang may positibong kaso ng COVID-19 kung saan nangunguna pa rin ang Dagupan City na mayroong 53 aktibong kaso. Nasundan ng San Fabian na may 29 at Rosales na may 11. Nakita rin sa indicator na bumaba na ang kaso ng COVID-19 dahil sa pailan-ilan na lang ang naitatala sa mga bayan nitong nakaraang linggo. Pinakamaraming naitalang kaso noong November 20 sa 27 at November 21 na 28. Pinakamataas naman na bilang ang naitalang gumaling noong November 20 na 51, 37 noong November 24 at 19 noong November 25. Sumatotal na sa 157 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. 1,907 ang nakarecover matapos makapagtala ng 26 na gumaling kahapon, habang 88 ang nasawi. Kaugnay nito,
bumaba ng 65.6% ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya mula sa dating pinakamataas na active case nito. Naputol. Oo. Maraming salamat. Ayan, naputol ba si Mildred? So, thank you so much kay Mildred Kokya mula po sa Pangasinan. Okay, sunod po natin. Ito, dahil nga ho sa GCQ po ang Iligan City. Ang sabi po ng lokal na pamahalaan doon, handa daw sila makipagtulungan sa ating pong IATF. Detalye mula kay Dandy Makarambon. Dandy, go! COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Sang-ayon sa Iligan City Mayor Celso G. Rehenge sa naging rekomendasyon ng National IATF at pahayag ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na manatiling nasa General Community Quarantine hanggang 31 ng Desyembre 2020 ang lungsod ng Iligan. Sa pahayag ng alkalde kaninang umaga sa kabilang istasyon, anya marapat na ring manatili muna ang lungsod at sa GCQ dahil sa nadadagdagan na naman ang kaso ng COVID-19 sa lungsod na ikinatuwa na sana niyang bumaba na ito sa 29 na kaso noong Nobyembre 12. Subalit sa mga nagdaang araw ay nadadagdagan na naman ang bilang na aktibong kaso ng lungsod. Kaya muling nanawagan ng alkalde sa publiko na manatiling maging maingat patuloy sa pagsunod ng mga health protocol, pagsuot palagi ng face mask, panatili ng social distancing at iwasan muna ang mga pagtitipon-tipon at mga Christmas party nitong panahon ng Pasko. Samantala, as of November 30, 2020, 41 ang naitalang aktibong kaso ng COVID ng Emergency Operations Center Health Cluster. 28 sa bilang na ito ay nasa isolation facility at 13 ang naka-admit. Sa kabuuan ng pangkalahatan, 958 ang confirmed cases all in all sa lungsod ng Iligan, 52 ang pumanaw na at 865 ang naka-recover. Gikan sa dakbayan sa Iligan, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat Dandy Makarambon, gikan diha sa lungsod sa dakbayan sa Iligan, sa Lano del Norte po yan, no? Okay, sunod po natin, ganun pa rin sa Mindanao. Ito po ay tungkol sa Pasko na sa Zamboanga City, no? Gaganapin pala mamaya po ang virtual switch on ng kanila pong mga palamuti po dyan. Kunin natin ang detalye mula kay Shirley Espino. Shirley, go! COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Muling magniningning ang City Hall mamayang alas 6 ng gabi sa gaganaping virtual switch-on ceremony sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Mayor Benkley Maco, magkakaroon ng virtual switch-on ceremony mamaya bilang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Zamboanga ngayong taon, kasunod ng paghigpit sa ilang aktibidad tulad ng pagtitipon ngayong panahon ng pandemya. Highlight ng aktibidad ang Estrella de Esperanza o ang Star of Hope kung saan ang tema... Yun, naputol na naman. Ano ba nangyari dyan? Ano? Balik ba natin? Boss, ano? Balik natin? Pwede ba i-play ulit? Okay. Naputol po ang report. Ang City Hall. Ayan, yun, yun, bumalik ko. Sa gabi sa gaganaping virtual switch-on ceremony sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Mayor Benkley Maco, magkakaroon ng virtual switch-on ceremony mamaya bilang hudyat ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Zamboanga ngayong taon, kasunod ng paghigpit sa ilang aktibidad tulad ng pagtitipon ngayong panahon ng pandemya. Highlight ng aktibidad ang Estrella de Esperanza o ang Star of Hope kung saan ang tema ngayong taon ay ang pamaskong pamilyang Pilipino na sumasagisag ng pag-asa at inspirasyon ngayong panahon ng pandemya. Ang pag-ilaw ng mga Christmas lights display sa City Hall ay bahagi ng tradisyon ng mga Zamboangueño sa pagdiriwang ng Pasko kada taon. Desde Aquina, Ciudad de Zamboanga, Shirley Espino ta reporta para na Radyo Pilipinas. Okay, Shirley Espino, maraming salamat po yan mula po dyan sa City of Zamboanga. Muchas gracias. Ha? Feliz Navidad. Merry Christmas po sa inyo dyan sa Zamboanga City. Mga Chabacano kasi dyan, mga Spanyol, no? Okay, anyway, sa ating po pagbabalik, ito. Kausapin po natin si Brother Patrick Ong ng Hands of Our Children Movement. Ito po yung grupo na
kumukundina ho dito sa grupo ho ng New People's Army dahil nirecruit ho ang kanila pong mga anak, mga kabataan para mapabilang daw po dyan sa kanila pong kilusan. Okay? So mamaya po yung ating pong kausapin. Magbabalik po tayo. Oras natin, 1:20 na ho ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. May Pasko pa, sabi ko sa sarili, pas ako. Months na di ba, Pasko pa, para sa nakarami ang tanong ay magkaiba. Natin ang Pasko kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PagCor. Keep it fun. Game responsibly. Alex Santos. Alex Santos. Sa Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Okay, nababalik po tayo dito po sa Walang Sinasanto sa hashtag Laging Handa at hashtag COVID-19 Radio, ang Radyo Pilipinas. Sa oras na 1:21 na po ng hapon. Tulad po na nabanggit ko na we're just waiting for Brother Patrick Ong. Siya po ang lead convener po ng Hands Off Our Children Movement. Ito po yung mga nagrarally po sa labas po ng mataas sa kapunungan ng Kongreso dyan po sa area ho ng Pasay, no? Dahil nga ho, ongoing kasi ho ang tawag nito. Ito ho ay ongoing ang ginagawa pong Senate inquiry ng ating po mga mambabata sa ito po sa Senate President. Tito Soto ay nagtatanong po sa mga resource person po dyan sa ito po yung si ano, no? Isa po sa mga dating miyembro ng New People's Army, tinatanong po ni Senate President Soto. So, ito naman, marami po sila mga inimbitahan po dyan na mga resource person. Pero nandyan po, mabutit na nagkita-kita po yung mga nasa AFP at the same time, nandun rin po sa panig po ng mga inakusahan. Yung mga miyembro ho na makabayan block na inandyan po sila. Pero kanina ay medyo nagsagawa po ng pagpupulong po dyan ang mga miyembro ho ng Hands of Our Children. Ito po yun. At kanila pong ipinanawagan sa siguro sa mga mambabatas na sila daw po ay mag-resign na dahil nga po hindi naman daw po pwedeng i-deny na sila po ay sumusuporta at sila po ay kabahagi dito pong sinasabing New People's Army. Ito po yung mga miyembro ho ng grupo ng tawag niyan yung binanggit ko po kanina, yung grupo ho ni Brother Ong. Ha? Ito pong Hands Off Our Children Movement, nandyan rin po yung Yakap na Magulang Movement, nandyan rin po ang League of Parents of the Philippines. At sila po ay nagtipon-tipon po dyan at habang pinapakinggan po yung patuloy po na Senate Inquiry dyan po sa Senado. Ha? Yan po'y pinapangunahan po. Ito, may mga graphics pa hong pinapakita na nire-report naman po to ni National Intelligence Coordinating Agency o NICA na si Director General Alex Monteagudo. Ito, pinapakita niya yung NPA strength in relation to GDP growth. So, medyo malalim mo yan na usapin. So, inaantay lang ho natin. Wala pa. Hindi pa siya nagko-connect dito sa aking live, Ivy, kung pwede mong tawagan mo siya. Kung hindi siya makapag-live siya on-cam, pwede natin siyang ma-interview na lang through Viber o di kaya sa telepono para mahinga natin siya ng ano. Kung bakit nga ba ho nila ipinananawagan
na mag-resign ito pong mga miyembro ho ng Makabayan Block, yung mga congressmen daw po. Ano ba ho yung mga grupo na yan? Nandyan yung Gabriela, nandyan yung Bayan Muna, nandyan ang Kabataan, party list. Yung mga party list usually kasi ho yan, oh, di ba? Yan po ang kanila pong ipinananawagan na dapat daw po eh, sila daw ho eh, umalis na po sa mababang kapulang ng Kongreso. Dahil nga, eh, para sa kanila, eh, siguro, tingin nila, eh, halatang sumusuporta daw ho sila. Yan ang paniniwala ho ng grupo ng ni Brother Ong. So, kaya gusto nyo natin siyang makausap para mahingan ho natin siya ng paliwanag kung bakit yan po ang kanila pong gusto na ipanawagan na umalis na ho sa pwesto. Marami nga ho nagsasabi na dapat daw ho itanggalin na daw ho yung party list system na yan. Dahil nga, yan daw po ay parang madalas daw ho nahaluan daw po ng ibang mga grupo na hindi naman talaga represented by di ba, pag sinabi mo party list group, sila po yung mga walang boses. Eh, kailangan nga talaga na yung mga kumakatawan po sa kanila, eh, mismong mga dapat talaga po, eh, mga miyembro ho nila. Ha? Tulad po ng ano bang mga grupo ho dyan, ha? Ang mga nakaupo po, mga mayayaman. Eh, hindi naman sila na mga walang boses, di ba? Kaya marami rin nagsasabi na yung mga party list na yan, eh, kung wala naman talaga ho nagagawa ho para sa mga maliliit na sektor ng ating pong lipunan, eh wag daw ho sanang tayagan na mapabilang po daw ho dyan sa ating pong House of Representatives. So, eh, tawagan mo pa ulit na IB, baka pwede siya sa ICAM. Sabihin mo, pindutin niya. Pindutin niya yung ano, pindutin niya yung mismong ating link na binigay ko sa kanya. Maganda kasi kung naka-live tayo sa kanya, eh, no? Para at least makita natin ang reaction. At I'm sure nandiyan sila sa ano eh. Nandiyan sila sa lugar. O sige, subukan natin ha kung makokontakt natin si ginong si Brother Patrick Ong ng grupo. Ito po siya po yung lead convener. Subukan natin sa telepono ha. Ito baka hindi matawagan eh. Oh. Wala, mahina rin ang signal ko dito, IB. Mahina signal dito sa aking tahanan. Hindi ko makontakt. So paano 'yan? O yung tawagan mo yung isa, tawagan mo yung isang number na binigay ko. Sige, magbe-break muna tayo ha. Alauna, 27 na po ng hapon. Ay, inaantay lang ho natin ang pagtugon po dito sa ating pumaka. Ito, nagre-ring na ho. Sige, sandali ha. Ito, subukan natin. At baka, ito, Brother Patrick Ong, magandang hapon po sa inyo, sir. Sir, good afternoon po. O, si Alex Santos po to. Opo, gusto sana namin kayo makita in person, sa live. Kaya ako po, isa ilang interpreter po, sir. Nakikita niyo na ako sa Pirinong Grandstand. Mataba po, nakapare, pag nakita niyo ako. Opo. Okay, dyan po. Okay, sige, dito na lang tayo sa telepono po, Brother Patrick. Okay, bakit ba ninyo gustong iparesign o itong mga miyembro ng Makabayan Block sa House of Representatives, sir? Sa totoo lang po, sir, kailangan po mag-resign na yung mga member ng ano, Makabayan Block because of yung mga nangyayari po issue, patayang mga kabataan, nire-recruit po yung mga estudyante, dapat po sila, mawakasan na po sila. Yung po ang priority, yung po main objective ng League of the Philippines, yung yakap ng magulang at yung Hands of the Philippines, Hands of Our Children Movement. Yung po layunin po ng ano, ng organization nito. Mm-hmm. At sa paanong paraan po na maisakatuparan po itong inyo pong panawagan, eh, sila po ay halal ng taong bayan, eh, parang mahirap naman siguro ho, gawin ho yun na mag-resign ho sila. Yun po ang ano nyo eh. Maganda po ano yung question nyo, Sir Alex eh. Opo. Halal po ng taong bayan. Hindi ba o bayan pasyente, nag-iipon pa sila ng pondo. Kung kanilang siya daw, totoo lang, honestly po, sir. Nag-iipon yan eh. Sa susunod po sa election 2022, baka tumakbo na naman po sila ulit. Yan ang mahirap po, sir. Oho. So, pero ano ba ho nakita ho ninyo
na masasabi ho ninyo na talaga sila po ay sumusuporta po sa New People's Army. Ano bang pinangahawakan ho ninyong ebidensya that na they are really supporting o di kaya sila po ay talagang kasapi po ng New People's Army? Kanina po, sir, mga in-interview, mga dati ex-NPA, tulad po ni Rita Blanca, isa yung Lady Miranda, mga dating NPA. Kanina po, na-interview po sila sa, ano, sa media forum na sinasabi yung mga anong ginagawa sa loob ng establishment ng NPA. Balwati ng NPA. Ano nangyari? Merong, sabihin natin, merong ginagaasa, merong minumolestya, tapos meron ba sinasakta? Oo. Kaya natututo po umawag ng armas ng mga kabataan. Akala nila, magiging bida sila, bandang uli. Yung pala, ano, kawawang gobyerno natin, Sir Alex. Oho. At dito sa inyo pong grupo, yung mga kasamahan ba ninyo dyan ay talagang mga ina, mga magulang na ang kanila pong mga anak po ngayon po ay na-recruit po ng New People's Army? Iba po dyan, sir, ay magulang po. Iba, mga may inampon. Iba dyan, may mga inampon. Guardian po iba dyan, inampon. Ako po sa representative ako sa simbahan. Ano, ako involved din ako sa PWD. Especially mga titibingin na kabataan, yan. Mga sinasabi ko kayo, mag-aarap ay mabuti. Yan, ina-advise ko sa mga kabataan, mag-aarap ay mabuti kayo sasali sa mga, ano sabi ko, mga hindi magagandang organization. Yun po, kaya nandiyan po yung mga magulang, panawagan nila. Patapos na po ang, ano, ang mga grupo ng mga NPA. Oho. Pero ano kayang reason ho kung bakit nga ba ay umaanib po ang ilang po mga kabataan at nahihimok po nitong New People's Army at sila po'y sumali po dun sa pangkat? Ang observation po, sir, ano, Alex, may iba dyan kabataan, wala pa experience. Parang kinalabit mo lang, sali ka, parang na-enjoy na. O kaya, sir, yung iba dyan, may kabataan, nagre-rebede sa magulang. Kaya iba dyan sumama sa, ano, sa leftist organization. O kaya, sali tayo sa ano, ipangatlo po, sali tayo sa organization. Parang feeling nila, art club, music club, pala, iba pa yung kanilang ano, ang palakad ng organization. Okay, at ano pong, dyan po sa inyo pong grupo, sa Hands of Our Children Movement, paano ho ninyo mahihikayat po ang mga magulang at the same time yung kabataan na wag kong umanib dito sa grupong ito? Paano ho ba makaiwas po dito, Brother Patrick? Ito, first of all, na, kailangan ay advise to mga kabataan na ngayon, mga freshmen, papasok po sa, sabihin natin pagtapos ng pandemic, i-enroll na naman sila ulit. Advice ko sa mga kabataan ngayon, nakikinig po ngayon sa Radyo Pilipinas, ano, sumali na lang kayo sa mga mabubuting organization. Yan, sa school niyo. Secondly, magtanong kayo sa mga taong matitino na itong klase itong ano to, leftist organization, bagay pa sa amin. At pangatlo, dapat po gabayan sa mga kabataan talaga. Mga kabataan, lalo-lalo na yung mga magulang, guardian, guardian. Oh. Yung napotere, ano. At sa tingin ho ninyo, saan ba ho yung marami ho ang ginagawang recruitment? Ano ho bang mga lugar? Na ano na ba ho ninyo? Na research na ba ho ninyo? Para at least dun po sa mga areas na madalas ang recruitment, kailangan talagang gabayan po ating mga kababayan doon. Yung kanina po, yung mga ex-NPA, mga dati naka-assign po sa Samar, oho, Sir Alec, iba na-assign sa Mountain Province. Oho. Yung sa 5 years sila, sir, hindi pa sa Samar, another 5 years libre sa Mountain Province, tapos lilipat ka doon sa Laguna, tapos doon sila mag-design, mali pala ginagawa yun. Pumakalas na sila, iba, iba dyan, napatay na, sir, eh. Iba daw, namatay daw sa sakit. Sabi nung iba dyan, oh, iba dyan, missing, nawala. Iba dyan. Okay, dito sa nangyari po sa anak ni Congresswoman Kulyamat, ano ang inyo pong pananaw ho doon?
ano yan, sir, eh? Huwag na po sila mag-deny. Kung anak mo ay doktor, sana po nakagamit po siya ng medical ano outfit. Mm-hmm. O kaya dala niyo yung medical kit, di ba? So dala niyo pa rin. O sa akin naman, pero ano eh, that is alibi eh. Nagagawa-gawa lang sila ng istorya para mapabitangan na naman ang Pangulo Duterte. Yan ang nakahihingi po dito yun eh, namatay na naman po sir. Namatay. Pabibitangan na naman si Pangulo Duterte na naman. Kaya para sa akin po, ano eh, itigilan na yung mga kalokohan nila. Huwag na lang sila magsinungaling. Sabi na to, doctor, ano kami, mga terrorist kami. Ang ganda yung sir eh. Nag-alike po sila sa Senado, ay pa rin nila aminin kung ano talaga sila. Oo. By the way, Brother Patrick, kayo po ay nandyan sa, ano no, malapit sa Senado. Ano ang inaasahan nun ninyo dito sa ginagawa pong Senate inquiry patungkol po sa red tagging issue po dyan? Ang gusto na magulang, sir, mag-resign na daw ang makabayang block. Okay. Secondly, sir, ano, ibalik nila yung mga anak nila sa kanilang tahanan. At pangatlo, tanggalin na yung party list. Oho. Kayo rin pala ho ay humihiling na tanggalin ang party list, no? Anong may madamay ho na ibang mga party list group na meron naman pakinabang po sa House of Representatives, Brother Patrick? Ay, yung example po kay Sir Erwin Tulpo, I like ACTIS. Mm-hmm. Maraming ginagawa po yan. Yung party list ni Congressman Marcolete, yung sagit, may naginagawa po yan. Oh. Pati yung kay, ano, kalimutan ko pangalan, si Congressman Mike Defensor, ang kalusugan, may mga nagagawa po party list. Hindi katulad ng, ayoko na yung mention yung ibang ano dyan, leftist organization. Tukos sa kanila, umalis na sila sa loob ng House of Representatives. Oh. Iwanan na yung mga rightist, mga nagagawa po sa bayan po. Mm-hmm. So, hindi naman ho ninyo nilalahat na yung party list po i-abolish na po, tanggalin sa House of Representatives. Opo, mga binanggit lang po, yung mga baya muna. Oho. Baya, yan dapat mawala yan. Alam niyo, yung KMU, yan ang dapat mawala. Mm-hmm. Oo, dahil parang ano sila, ano bang tingin niyo? Parang front sila. Agad sa government, sa akin, nilalabanan doon yan. Kahit sino mo po dyan, sir, Alex. Oho. Nilalabanan pa rin lang ang government. Amin, susunod ng bagong leader ng ating bansa. Pero hindi naman gagawin nila ulit, sir. Sana matapos na yung ginagawa nila. Okay, sige po. Siguro panghuli, mga panawagan ninyo sa ating po mga babayan. Go ahead, sir. Mga kapatid si Cristo, kayo po mga magulang, gabayin yung mga anak ninyo para di sila mag-rebele sa inyo. Gabayan sila, bigyan sila ng ano, importante sa kanila. Kung gusto nila matuto, pagbasa kayo ng libro, pagsulat, yan magpila, yan mag-drawing-drawing kayo. Para ang kabataan ay lumaki sila maging ano sila, good of society, not a catastrophe of society. Okay, sige po. Brother Patrick Ong, ang lead convener ng grupong Hands Off Our Children Movement. Maraming salamat po sa inyong panahon dito po sa Radyo Pilipinas. God bless you, mine, ano, Mr. Alex Santos. Thank you po. Thank you si po. Brother Patrick Ong po yan, ha, ang tagapagsalita po at ang lead convener po ng Hands Off Our Children Movement. Nasa ano po sila ngayon? Nasa Senado sila ngayon po at inaantabayanan kung ano magiging pong kahinatnan dito po sa hearing ng ating po mga senador. Ito nga po si Senador Ping Lacson na nanguna sa kanya pong ginagawa pong Senate inquiry po dyan. Ongoing pa rin po to, ha. Ito, nakikita nyo live sa FB page po ng Senate ng bansa. Ito po, ito, nandyan si dating Congressman Teddy Casino na tinatanong po ni Senator Panfilo Lacson. Okay, magbe-break lamang tayo. Pag-usapan natin sa pagbabalik po ng Walang Sinasanto. Ito pong sektor ng turismo. Ready na ba si ano? Si Secretary Berna Puyat? Ha? Si Yusek nawala si Bengzon, no? Siya ang ating guest sana ngayon. Anyway, sige po, pag-usapan na lang po natin ang paano ba manumbalik ang sigla ng ating pong turismo. Magbabalik po tayo, alauna 39 na po ng hapon. This time check is brought to you by
San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PagCor. Keep it fun. Game responsibly. Matapang ngunit patas, matalino at matatas. Alex Santos sa Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Okay, we have 14 minutes to go bago ho mag-alauna 55. Eh, nakaready pa naman sana pag-usapan no natin ito pong patungkol sa Department of Tourism, no? Dahil nga ngayong panahon nito, Disyembre, eh panahon po ng kasiyahan na kailangan po tayo ng buhayin at maging masaya po tayo dahil parating na hong Pasko, no? Kaya how we balance everything, dahil nga kung tayo po ay nag-aaya na ang mga taga Metro Manila or mga taga Luzon pumunta ho ng Visayas, bisitahin po yung mga lugar na kaakit-akit po sa atin tulad po ng mga beach resort dyan po sa Bohol, sa Boracay. Eh paano ho natin mahikayat kung nadyan pa rin po yung mga restriction, no? Yung pagbabawal, hindi ho natin batid kung anong paano ho natin masisiguro na maging ligtas po ang ating mga kababayan to travel, di ba? Sabi nga ng ilan eh ayaw magbumiyahe na dahil nga sa babiyahe ka, ang dami mo namang mga requirements na kailangan. Nandyan yung mga resulta para sa RT-PCR mo, kailangan requirements mo yun eh, hahanapan ka ng mga dokumento, tapos kailangan yung mga hotels na inyo pong pupuntahan eh dapat po ay kailangan ay accredited ng tourism department. Calling po ulit kay Secretary. Okay, so try mo, mayroon pa naman tayong oras eh, sige, tuloy-tuloy mo lang yan pagtawag. Okay, ano ba? Tapos eh kailangan ay meron kang confirmed flights eh doon pa lang sa eroplano eh, ang dami ng mga requirements din. Ganun rin kailangan mo na meron kang RT-PCR test na kailangan ipakita po sa airline company. Siguraduhin mo na meron kang back and forth na flight, confirmed flights, tapos hotel accommodation. So, ang daming mga kailangan pong gawin. Sayang pa naman ho, ang dami pong magandang puntahan. Ito nga, natunghayan ko po itong video ng Department of Transportation. Parang ito po ay panghihikayat na eh. No? Sa ganda ng Pilipinas po, ito, siguro panoorin siguro natin habang ako po ay magbabanggit ng mga napunto dito. Ito po yung video mula po sa Tourism Department Facebook page. At kung papanoorin nun ninyo, talagang maiinganyo kang pumunta ng ating pong mga magaganda pong lugar, mga tourist spot dito po sa ating pong bansa. Ito, tingnan mo. Ayan, no? Tingnan mo. Ang ganda po ng mga lugar na yan, no? Ayan, ng mga beach resorts po natin. Ayan. Ito po yung may kwento. Ito po yung, ayan, at least may mga sign, no? Observe. Ito. May music po yan, eh. Parang kwento po to ng dalawang binata at dalaga na nagkita po sila sa isa pong resort. Sige, tunghayan po natin, ha? Panoorin po natin. Yan. Nagkita-kita po sila sa mismong hotel. Nag-a-attend siguro sila ng isa pong affair. Yan. May mga surfing, meron pong mga ano ba yung ginagamit na board?
Yan, medyo patingin-tingin, pakindat-kindat. Diyan nagsisimula pong relasyon. Ayun, ang ganda nito yung sa Boracay yata, no? Yung meron hong mga pag-submerge ka, nagsasakay ka ng jet ski, tapos may parasailing. Ang ganda ng Pilipinas po. Ha? Ang ganda ng karagatan ho natin. Hindi maalat. Hindi ganong maalat. Ayun, may mga gawang Pilipino na kailangan po nating tangkilikin. Local first. Ayun. At kapag nagkaigihan, ha? Ayan. Magkakita at ano na, magsisimula na magliligawan po yan. Ito po yung kwento ng video ho ng Department of Tourism. Kumbaga, nagkatagpo po sila doon at yan na. Ah, parang nagkagustuhan na at mula noon eh sila po ay nagkaibigan na. Ayun. At hindi mo akalain sa video nito ay hahantong pala ang kanilang pagkikita nang dahil po sa pagdayo ho nila sa resort. Ayun, nag-un na pala sila. Sila na pala ho ay magsyuta na hanggang sila po ay humantong na sa altar at ginawa po ang isang garden wedding. Ayun. Maganda itong video ng Department of Tourism. Makakapanghikayat talaga na gusto niyo. Behind all these moments are smiles you don't see. Ito yung sinasabi ko po kanina sa inyo. Na hindi po natin nakikita, marami po tayo napapasaya. Si Nori, yung musician, nagigitara. Yung photographer na si Erilyn. At ang wedding planner na si Amanda. Si Elena na vendor po ng mga local products. Si parasail captain si Jomar. Nandyan rin po si Federico na isa pong waiter. Si Jessa, yung housekeeper po ng hotel. Ang bootman na si Jose. Ha? Marami po tayo napapasaya. Happy to make you happy again. Have a safe trip, Pinas, sabi po ng Department of Tourism. O yun, kita ninyo? May maganda pong mensahe po ang video ng Tourism Department po dyan. Dahil nga, ay, ito na. Nasa linya ngayon po si... Sir. Ay, sandali ha. May nagsasalita sa gilid ko. Ito, sinusubukan nun natin si Governor Jose Alvarez ng Palawan, probinsya ng Palawan, dahil babalik na daw ho ang koron. Ha? Mukhang maganda ho ang koron, puntahan. Governor Jose Alvarez, sir, magandang hapon po. Alex Santos po, sir. Governor? Nandiyan na ba si Governor? Gov? Governor Alvarez, good afternoon, sir. Nandiyan ba ba? Nandiyan na ba? Okay na ba? IV, nandiyan na ba si Governor? Governor Alvarez of Palawan, good afternoon, sir. Oh, hindi pa, hindi ako na ano. Hindi, nandiyan na ba? Ito nakalagay, oh. Oh, sinusubukan. Naputol tuloy yung kwento ko sa inyo. Anyway, yun po ha, yun po ang inyo pong matutunghayan sa Facebook page po ng ating pong Department of Tourism. Maganda ha, congratulations po kay Secretary Berna Puyat. At talagang alam ho ninyo na pinagpuyatan at pinagsikapan ho ninyo yan para at least eh, makahikayat po tayo ng mga turismo. Tama nga po doon sa video na yun. Kung tayo po ay mapasigla ho natin ang ating pong turismo, eh marami ho tayo mapapasaya. Hindi ho natin nakikita dahil na nakatakip pong bibig ho nila. Pero deep inside their hearts, sa kanila pong kaibuturan, sa kanila pong damdamin, eh napasaya ho natin sila. Paano? Napapasayaw natin sila dahil po kumikita sila sa ating pong pagbisita po dyan sa mga lugar na ating pong pinupuntahan. Mga resorts, mga tourist spot. Dahil nga, inaantabayanan po nila ang ating pong pagdating po dyan. Dahil nga, eh sa tagal po ng panahon, we are in a 10th month na strict compliance po sa quarantine measures, eh talagang bihira po ang pumupunta ho sa mga resorts, yung mga areas po na madalas pong dagsain po kapag wala pong COVID-19. Ito, malalo ninyo, tayo po ay hinirang as world's leading tourist attraction 2020, ang Intramuros, yan po sa Maynila. Ha? Tayo po ay binigyan po ng World Travel Awards winner, yan po ang Fort Santiago sa Intramuros. Ito rin po, ang world's leading dive destination for the year 2020, ang Pilipinas po. Ang ganda ho na mga seabed ho natin, mga corals, kaya mga scuba divers po natin, madalas na pong nagpapatraining na. Gusto ho nilang makita ang seabed at makita ho ang sangkatutak at iba't ibang mga kulay po ng mga isda, ha? Yung mga isdang dagat ho natin. Ha? So kailangan maintain ho natin ang kagandahan
Huwag mo tayong magsagawa ng mga tawag niyan, yung mga paninira, mga dynamite fishing, iwasan po natin 'yan, ha? O ito pa. Tunghayan po natin ito pong isa pang video po ng Department of Tourism na ito naman po ay coming soon, pero ito po ay ini-air na nila. O tunghayan natin, ha. Ayan, oh. By making that distinction, Mr. Caesar, maganda rin po itong video nila. Yun, no? May mga hampas pa ng tubig. Dreams can be beautiful. Sa mga nakikinig ngayon, no? I-explain ko na lang po sa inyo. Ang ganda ho na lugar. Ito, Batanes. Ang ganda na lugar. Kailangan ko makakapunta ng Batanes. Mga foreigners po na inaano natin. But the real thing, kailangan po talagang mabisita na ho. It's more fun in the Philippines. Ika nga, no? Yan po ang bandera ho ng Department of Tourism. Mga Butanding, yung mga waterfalls po natin, ang gaganda. Mga native products, mga pagkain po natin, Pilipino, pagkain, Pinoy, ang sarap. Ito, mga bangka. At yan po sa mga lugar na ating pong inaakyat, mga diving, wake up in the Philippines, ang ganda ng Pilipinas. Yan daw po ay soon darating po sa ating pong bansa. Siguro, ang ano po dyan, it's more fun in the Philippines, definitely. Dahil nga po ay gusto ho nating maghikayat po na mga banyaga. Itong mga foreigners ang kailangan ho natin. Pero so far, ang pwede pa lamang ho makauwi ho dito yung mga balikbayan. Yung po mga anak na mga Filipino citizen na nasa abroad, pwede na hong umuwi ho dito at celebrate Christmas para ho sa ating po mga kababayan. Pero doon po sa mga turista na mga iba hong mga lahi, wala pa. Pero sabi nga ho ng Department of Tourism, soon, mukhang pagbibigyan na siguro. Pwede na ho tayong manghikayat na mga foreigners doon po sa mga lugar na less po ang mga cases po ng COVID-19. Siguro nandyan ang New Zealand, di ba? May maraming mga lugar na less po ang cases tawag nito ng COVID. So pwede po tayong parang travel bubble ang tawag ho doon. Di ba? Kumbaga, direct flight from New Zealand, direct kagad sila sa Boracay. So, pwede ho yun. Kung ano po yung mga gusto ho nila. Mag-ipon-ipon na sila. Marami ho mga foreigners na gustong pumunta ng Coron, Palawan. Pwede ho pumunta ng Panglao, Bohol. So, yun, Bohol. Less ang ano doon. COVID-free. So, maganda ho. So, tangkilikin muna lang ho natin sa ating puguro mga kababayan na mga Pilipino. Kung kayo po ay ready na bumiyahe, go for it. Basta siguraduhin lamang ho ninyo na kayo po ay kompletong dala ho ninyo ng inyo po mga dokumento, RT-PCR test, negative result, sigurado po yan. At booking sa mga hotels, airline companies, siguraduhin meron po kayong confirmed flights at ilan pa. Siguraduhin sundin po natin ang mga health standards. Yung mahi, mas, hugas, iwas na lagi po nating binabandera po dito sa Radyo Pilipinas. Okay, siguro. Schedule na lang natin, no? Sina Secretary Puyat o di kaya si Yusek Bengzon ng Department of Tourism. Gusto ko sana ho talagang buhayin po ang tourism industry. Ako po, kating-kating na rin po akong bumiyahe. Pero wala ho talagang time at wala rin pong, wala pa tayong naiisip. Pati kailangan mo munang i-convince ang buong miyembro ng pamilya mo. Okay. So with that, wala na tayong oras. Sino itong tumatawag sa akin? Nandiyan na ba? May nagsasalita sa monitor ko . Okay na ba tayo? Sige. We have 2 minutes to go bago mag 1:55, pero maaga na ho tayo mag-exit. Mag-antabay na lamang po sa iba pa mga updates po dito sa Radyo Pilipinas. At pakinggan ho natin ang mga briefing mula po sa ilang po mga kagawaran later on at yung new news advisory po dito after my show. Okay? Ito po Walang Sinasanto. Ako po si Alex Santos. Sigang salamat sa ating po mga nakasama sa isang oras po ng talakayan. Maraming salamat po sa ating po mga katuwang, ang ating pong piloto. Ang ating pong piloto ngayon ay walang iba kundi si... Sino ba piloto natin? Ivy, hindi mo binigay yung listahan natin. Sino ba piloto na? Yun, si Sir Rolly Bumatayo at si Roxanne Uwamil. At syempre si Ivy Grace Rivera. Maraming salamat sa suporta ninyo at sa tulong. Okay? Sa pagbuo nitong Walang Sinasanto. Until tomorrow, see you tomorrow. Bye! Ingat!
We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big problem. Ikaw matras sa sakit na marahas, kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan niyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban niyo ang mundo, kung magkaisa ang lahat, hihilom ang sugat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa at mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Kerer, Santos, Tulfo, Sanipuersa, para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan.